Yo, what's up mga tropa? So kakapasok nga lang netong nagtitrending ngayon etong si GCash dahil base sa mga fake news daw na nagpapakalat dito, no? Ang dami na ring nagsishare na si GCash daw ay mawawala na daw or mabubura na. Kaya withdraw nyo na lahat ng pera nyo. So medyo mag-search tayo ng konti dito, no? Para hindi tayo magpaalat ng fake news. So dito ang daming nagsishare dito, no? Kagaya neto kung sino man tong si Grace Pacanya. Eto parang repost niya, sabi niya dito, GCash announced from co CEO. So dito pa lang, no? Dito pa lang sa word na to, no? Medyo sketchy na. Kung sino man yung gumawa ng post na to, medyo sablay aanga-anga, no? So dapat dito, siguro dapat nilagay COO, no? COO. So ayan, magbasa pa tayo, no? Sabi dito, no, attention to all GCash app users. The GCash app is down, please cash out daw yung mga balance nyo dyan dahil daw February 10 yung GCash daw ay automatically mariremove na daw sa App Store. Eto, ang dami mga nagpapaalat dito. Eto, isa na to si Grace. Eto si Shaira. Ayan, copy paste lang yung kanilang ginagawa. Syempre alam naman natin, no, na meron ng mga nagtitrending na ganitong mga scenario sa TikTok din, yung mga binabayaran para magpakalat ng isang fake news, no? Ayan, no? So makikita nyo pare-parehas ng mga details na nilalagay. Ayan, ang daming kumakalat dito, no? So alam naman natin, ayun nga, sinabi ko sa dito sa Facebook or sa TikTok, merong isang group na parang babayaran ka tapos isishare mo lang yung details na yon. Alam ko sa inyo, alam nyo na yung mga ganitong kalakaran dito sa social media, no? Yung mga nagpapakalat ng ganito tapos babayaran kayo ng certain cash or kung ano man yung mode of payment ninyo, no, para lang maipag-trend, no. So ngayon nakakagulat, kaninang eto, no, an hour ago lang kumalat na ng kumalat. Ayun, no, so pare-parehas, no, copy paste. Ayan, no, ang dami. So eto, hinala ako dito, may isa na namang group or kung sino man yung nagpakalat nito na yung GCash daw ay mabubura. So pero tignan natin, no, tignan natin sa app natin, tignan natin sa Play Store, tignan natin, search natin, record ko lang yung screen ko, tignan natin si GCash. So kapag isi-search nyo si GCash, ayun, wala nang ang lumalabas, no. Wala nang lumalabas dito na GCash. Siguro sinamantala yung fake news na ganito, yung mga syempre alam natin sa social media yung GCash yung number one din. So hindi na nga rin natin talaga na search yung GCash. Baka maaaring nagkakaroon lang siguro ng system update etong si GCash. Ayan. So ang daming mga nagsishare, even hindi na nga natin ma-search si GCash dito sa Play Store. Ang pinaka-importante, tignan natin yung sa page ni GCash. So eto, makikita natin dito, ayun, oh, naglabas na sila ng advisory alert. Sabi dito, fake news alert, diba? So fake news, ibig sabihin safe na safe pa rin yung ano natin, mga reps natin dito sa GCash. Kaya huwag kayo mabahala dyan. Maaaring meron na namang nagpapakalat neto na isang group na naman, yung tipong binabayaran nga para ishare ng ishare. So syempre once na mag-trend yan, mababahala na rin yung mga madlang people dito sa social media. Kaya hindi nila alam, isishare na lang din nila ng isishare. Ang dami, no? Ang dami mga nagsishare. Sobrang trending. Kanina lang napansin ko habang nag-Netflix ako, pagka-altab ko dito sa news feed ko dito sa Facebook, ang dami nang nagsishare ng ganito. Yung terminologies pa nga dito medyo sumablay, kaya dito pa lang sa point na to, mahalata mo na lang na may something sketchy talaga, diba? Sana naman ginaling-galingan nung nag-form na itong wordings na to, no? So, ayan. So, umaatake na naman yung mga, syempre, alam naman natin, yung GCash ang malakas ngayon sa regarding sa mga online payment, diba? Although may mga sablay pa rin to si GCash talaga, yung mga nangyayaring nakawan. Ayan. Talagang fake news lang talaga tong kumakalat na to, no, base dito sa advisory alert nito ni GCash. So stop na natin yung pagpapalaganap ng fake news na to, no. Nako, yari pa kayo diyan, baka tablahin pa kayo diyan ni GCash diyan sa mga pag-share-share niyo ng ganyan, no. So maliwanag na maliwanag, fake news yung mga kumakalat na ganito. Ayan, no, share na lang natin tong advisory nito ni GCash. Ayan.
para matulungan na rin natin kahit papano etong si Gcash na mawala yung mga umaalat na fake news. So ayan, pero sana naman no, para dito sa Gcash na to no, sana ayusin din nila yung servisyo nila, kaya yung mga netizen, mga sa social media, konting negative na mangyari diyan kagaya niyan, nawala na sila sa App Store diyan sa Google app, 'di ba? No, hindi na ma-search, baka akala talaga mabubura, pero hindi naman mabubura yan ng ganyan-ganyan no. So dito tingnan natin sa Google no, kung nandito pa yung ano, yung Gcash. Doon lang sa App Store eh, dito no, sa Google Play. Ayan o, yung URL wala, sorry, the request URL was invalid. Baka maaaring merong system maintenance sila na nadali yung kanilang Google Play Store. Ayan o, wala, hindi nga rin ma-search kahit doon sa website no. So ayan, like, share and subscribe. Stop natin tong pagpapakalat ng fake news na to no, 2024 na. At sana Gcash, mas pag-igihin nyo ba yung pagbibigay nyo ng magandang serbisyo tungkol dyan sa, syempre, mga online payment, yung mga biglang nawawalan ng mga funds. Sana hindi na magtuloy-tuloy ang ganyan. Bye-bye.